stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po sa mga naka-tune in na po sa Fine Verses. So muli po, Pastor Jedmark Cirilla po ang inyong lingkod ngayong gabi upang magbahagi po ng salita ng Diyos sa ating Feasting on the Divine Verses. Pinabati ko po ang bawat isa ng isang maganda at mapagpalang gabi. Unahin na po natin yung kauna-unahang nakita ko pong bumati, si Mami Malulaw. Ayan, magandang gabi po sa lahat. At yan din, si Mama Bim Roscuata, ang aking pong mother-in-law. Ayan, Mami Bim, magandang gabi po sa inyo. Ayan, si Ma'am Evelyn Sherbo, magandang gabi po, Bishop Freddy De Vega, at sa bawat isa. Ayan, si Ma'am Mary Jane De La Peña, mapagpalang gabi po, mga ka-pisting. So nakakatuwa po, at meron na po tayong tawag sa mga kasama natin sa pisting. Ayan, ka-pisting po ang tawag natin sa kanila. Ayan, si Ma'am Christy B. Peñola, magandang gabi po sa lahat. Si Ma'am Tessie Prieto, good evening po. Ayan, si Ma'am Celine Rarugal. Ayan, isa po sa mga regular natin sa Feasting on the Divine Verses. Blessed evening, mga kapisting. Ayan, si Rodolfo De Peralta. Ayan po, amen. Ayan, si Ma'am Marilu Abanilla Villaruel.
Good evening po everyone. Ayan, good evening po. Ayan, at dito na rin po nagbabatian yung iba. Ayan, so kung gusto nyo pong bumati, pwede nyo rin pong gawin tong comment box natin na parang message din. Ayan, so nakikita ko po yan, si Mami Emeline Sherbo, bumati kay Mami Malulaw. So nakaka-encourage po yung ganyan na sa Feasting on the Divine Verses, nagagamit po para maging close tayo sa isa't isa. Ayan, binabati rin natin si Brother Abraham John Agar. Grabe po itong batang ito. Talagang pagdating po sa salita ng Diyos, very attentive to at saka very appreciative din po ito sa mga ngaral ng salita ng Diyos. Ayan. At syempre si Sister Darla May Santos, good evening. At di natin makakalimutan at papalagpasin ang isa sa ating mga lingkod dito sa Living Water Baptist Church. Good evening po everyone from Pastor Norman Marie Gatdula. Ayan. Ang masipag po na taga-assist talaga sa amin dito at tagapagpaalala sa Feasting on the Divine Verses. Ayan, si Mami Gina Subida Moises, magandang gabi din po. Ayan, talaga naman pong pag nasa Victory Fundamental Baptist Church po ako, talagang binubusog po ako ni Mami Gina. Ayan, so Mami Rose, ayan, ang aking pong kapitbahay, Mami Rose Tixon. Good evening po sa inyo. Ayan, ayan, syempre si Mamio Domingo, magandang gabi po. Mamina to, good evening po mga kapisting. Ayan, si Ma'am Jessie Cantileps. Ayan, so good evening po. Ayan, Ma'am Billy Remo. Si Brother CJ Ligo. Froilan Sungag Grospe. Ayan, si Ma'am Normita Petalber. Ayan, si Ma'am Joy Castronuevo at si Ma'am Ronet Taba. Alam ko po, mga taga, si Ma'am Joy Castronuevo, taga Japan po ito. Ayan, si Sir Joselito Tomada. So magandang gabi po. Siguro, hindi ko na po mababasa ang lahat dito. Ayan, pero yan po yung mga makikita natin. Yan, si Ma'am Dang Soriano, Ma'am Melinda Almonia, ayan, blessed evening po, ayan, si, yun, si Ma'am Eleni Benito, grabe, miss ko na po ito si Ma'am Eleni, magandang gabi po sa inyo, ayan, si Ma'am Merly Mabalot, good evening po, Ma'am Merly, ayan, si Pastor Rodel, good evening po sa inyo, at nagpapasalamat po tayo sa inyong anak na si Brother Sean, siya po ang tumutulong sa ating ngayon, sa ating live stream. Pasalamat tayo sa Panginoon pagkat meron po tayong mga batang naaasahan sa ating multimedia ministry. Yan, kasama natin ngayon si Brother Sean and syempre si Brother Sigen at yung iba pa po na tumutulong sa ating multimedia ministry. Ayan po. Yan, si Brother Jobin. Shout out din kahit nandito lang yan si Brother Jobin, talagang nagko-comment yan. Ayan, Brother Jobin, shout out sa'yo. Ayan, syempre shout out ko rin po yung aking supportive na wife. Lagi pong nandito yan. Grabe po yan si Sister Bea, ayan. So, mula po kaninang umaga, actually, nasa labas na po kami ng bahay. Meron po akong apat na meeting ngayong araw. And talaga pong minadali namin yung pag-uwi para makaabot po kami dito sa Feasting on the Divine Verses dahil tayo nga po ang magsishare ng salita ng Diyos. Yan po, ang aming ninang, si Mami Nora, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Cory Simanes, magandang gabi po, ayan. Good evening po, Elazar Latimbon, ayan, good evening po sa inyo. Christy B. Peñola. So magandang gabi po sa inyo at syempre binabati rin natin si Tita Aida Amikan. Yan, Tita Aida, lagi po kayong kasama sa aming prayer ngayong gabi. Ayan, si Ma'am Lydia Santos, good evening po. Good evening po sa inyo. So po, siguro hindi na tayo magpapakatagal sa ating greetings ngayong gabi and short lang naman po yung ating magiging mensahe kaya medyo hinabaan natin yung ating pag-shoutout sa mga present na para mapaparamdam po namin na na-appreciate po namin kayo. In fact, kayo po ang puso talaga ng Feasting on the Divine Verses. Yung mga kagaya nyo po na naka-tune in at uhaw sa salita ng Diyos. Kaya nga po, gabi-gabi, kahit anong mangyari, tinutuloy natin ang Feasting on the Divine Verses at patuloy po na ginagampanan ng bawat isa ang kanila pong ministeryo dito sa Feasting on the Divine Verses. And syempre, malaking pasasalamat po sa ating mahal na pastor, Bishop Freddy De Vega. Bishop, maraming salamat po sa opportunity and privilege na binibigay niyo po sa amin at higit sa lahat yung training po. Yan, hindi po madali na magbahagi ng salita ng Diyos, pero dahil po kayo ang inspirasyon namin at kayo ang nagtuturo sa amin, masasabi po namin na talagang natututo po kami at nakakaya po namin yung ministeryo po na ibibigay niyo po sa amin. Okay, so ayan po, I think sila po ay pa-travel na papuntang Rome. So, lagi po nating ipag-pray ang ating mahal na bishop. Ayan, and ngayon po, magkakaroon po sila ng cruise. So, ayan po, it's supposed to be an enjoyment. So, ipag-pray natin na talagang ma-enjoy nila. Diba? Paminsan-minsan, maganda po na talagang nare-relax yung ating pastor dahil po sa
tindi at bigat ng ministeryo na kanyang ginagampanan. At syempre, batiin ko rin yung aking ninang. Ayan, Ninang Ann Bedar, magandang gabi po sa inyo. Na-miss po namin kayo nung Sunday. Ayan, si Kuya Owen, Owen Maliwanag, magandang gabi Kuya Owen. At yan po, sige po, i-share natin. I-share po natin itong ating live stream ngayong gabing ito. Magtag po tayo ng mga kapatiran na gusto po na umattend or gusto po nating makapakinig sa ating Feasting on the Divine Verses. Si Ma'am Karen Castillo, magandang gabi po sa inyo. At ayan po, hindi man po natin mabasa ang greetings ng bawat isa, nais po namin ipaalam sa inyo na kayo po ay aming na-appreciate at kayo po ay talagang malaking pagpapala sa ministeryo ng Feasting on the Divine Verses. At yan po, so ngayong gabi po siguro, isa sa magandang gawin po natin ay syempre, sisimulan po natin ang ating Feasting on the Divine Verses sa pananalangin. At ngayong gabi po, isama na rin po natin sa ating pananalangin yung mga ilang prayer request po na ating maaalala. At generally po, isasama na rin po natin sa prayer lahat ng ito. And by the way po, before po pala tayo dumako sa ating prayer, gusto ko lang po i-challenge yung bawat isa sa mga gusto po na makibahagi. Alam naman po natin na hindi para lahat magbahagi ng salita ng Diyos dito sa Feasting on the Divine Verses. Pero kung kinikilos po ng Diyos ang inyong mga puso na gusto nyo pong maging bahagi ng Feasting on the Divine Verses, maaari po kayong maging bahagi ng Feasting on the Divine Verses through special numbers. Ayan po. So makipag-coordinate lang po kayo dito sa ating Facebook page. Makipag-coordinate po kayo sa akin, kay Pastor Norman, para po ma-prepare po natin kung gusto nyo pong mag-schedule ng special number para po makuha po namin yung recording nyo ng special number. Kagaya po ngayong gabi, wala po tayong special number pagkat naubos na po ang ating special number. So yan po, kung alam nyong magiging pagpapala ang inyong boses, gamitin po natin sa ministry. At kung sakasakali man na hindi ganun kagandahan ng boses, huwag po kayong mag-alala. Pagkat ang importante po yung puso natin at importante po yung mensahe ng aawitin natin. Huwag nyo na pong hintayin na ako pa po ang umawit dito. Okay? Baka po biglang matigil po ang ating Feasting on the Divine Verses. Ayan. So, yeah, magandang gabi po, Teacher Flo. Ayan, magandang gabi po sa inyo. So, ayan, sige po. Ngayong gabi, siguro, dumako na po tayo sa ating prayer. At tayo po yung mukha't pumikit. Isama po natin sa panalangin yung mga prayer request po ng ating kapatiran. And generally, I will pray for everyone. So, lahat po tayo mukha't pumikit. Tayo manalangin naman namin Diyos, nakila sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat ngayong gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, pagkat alam po namin na marami kaming kakulangan. Alam po namin na marami kaming kasalanan. Alam po namin, Panginoon, na marami kaming shortcomings. But, O Lord, we want to thank and praise you. Dahil ngayong gabi, Panginoon, meron pong isang pagkakataon na kami po'y makalapit sa inyo, makapakinig, Panginoon, at makapag-aral ng inyong banal na salita. Ngayong gabi, Panginoon, salamat sa bawat isa na present at nakikinig sa Feasting on the Divine Verses, Panginoon. Nawa ngayong gabi, Panginoon, buksan niyo po ang isip at puso ng bawat isa upang kung ano po yung mensahe na gusto niyo pong ma-reveal sa bawat isa sa amin ay mag-penetrate po sa aming mga puso at isip. Ngayong gabi, Panginoon, sinasama po namin sa prayer, unang-una po, ang aming pastor, Panginoon, si Bishop Freddy De Vega, Panginoon, na siya ding nag-initiate ng ministry na to. Patuloy niyo pong bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, katalinuhan, at gayon din, Panginoon, wisdom sa lahat po ng kanyang ginagawa ngayon, Panginoon. At patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan siya ng enjoyment sa kabila ng sobrang busy niyang schedule, Panginoon. We hope that this short experience na meron siya ay maging recharge sa kanya, Panginoon, upang mas magkaroon po siya ng energy. At gayon din, Panginoon, mas magamit niyo po siya sa inyong ministeryo. Ngayong gabing ito, Panginoon, sinasama din po namin sa prayer si Ma'am Maris na kanya pong kasama. And also, Lord, ang sambahayan, Panginoon, ni Bishop, si Sofia, Panginoon, na pa-flight na rin ngayon, Panginoon, papunta po sa Europe, Panginoon. Ikaw po sana ang mag-ingat sa kanya, kasama po ng mga kanyang kasamahan, Panginoon, na magta-travel. Ngayong gabi, Panginoon, sinasama din po namin sa inyo sa prayer, Panginoon, ang mga mission po, mga churches ng Living Water Baptist Church, ng Victory Fundamental Baptist Church, lahat po ng kasapi ng MIBC, Panginoon, MIBFC, at gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga churches na mayroong online ministry. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin itong ministeryo na to upang ang mga tao ay mapalapit lalo sa inyo, Panginoon, upang ang mga tao, Panginoon, na instead na makinig, Panginoon, sa mga bagay na walang katuturan, ang mapakinggan po nila, Panginoon, na yung inyong salita.
Ngayong gabi, Panginoon, nilalapit din po namin ang aming mga prayer requests. Sa mga kapatiran po namin na may karamdaman, Panginoon, alam po namin di man namin sila mabanggit. Alam namin, Panginoon, ang kagalingan po ay manggagaling sa inyo. Sinasama po namin sa prayer, Panginoon, ang si Tita Aida, Panginoon, ang bunsong kapatid ni Bishop, Panginoon. Ikaw po bahalang magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Nagpapasalamat kami pagkat natapos ang huling session niya ng chemotherapy, Panginoon. Pero alam po namin na may mga procedures pang gagawin. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng lakas, ng pag-iingat sa kanya, Panginoon, ng recovery. And also, Lord, give them financial provision upang anuman po ang kailangang gastusan sa kanyang treatment ay ma-accomplish po nila, Panginoon. Ngayong gabi, sinasama din po namin sa prayer si Inang Charing, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan pagkat alam po namin, Panginoon, na mas panatag ang aming pastor, Panginoon, kung okay po ang kanyang nanay, Panginoon. Ngayong gabi, sinasama din po namin sa prayer ng iba pa po namin may karamdaman na kapatiran, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng lakas sa kanila, Panginoon. Sinasama po namin sa prayer si Sister April, Panginoon. Ikaw po ang mag... mag-safe pregnancy sa kabila, Panginoon, ng mga hindi magandang diagnosis sa kanya, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang bahala, Panginoon, sa pagbibigay ng provision and protection sa kanya at sa kanyang dinadalang bata. Ngayong gabi din, Panginoon, sinasama po namin sa prayer ang kagalingan po ni Ate Margie at ng iba pa po namin ng mga kapatiran and ng mga prayer request pa po na lagi po namin na ibobrought up sa inyo, Panginoon. Alam namin na ang kagalingan ay magmumula lamang sa inyo. Ang mga doktor, ang ospital, lahat ng yan ay instrumento lamang, Panginoon. Kaya bigyan niyo po ng kagalingan ang aming mga kapatiran, Panginoon, na hindi maayos ang kanyang kalagayan ngayon, Panginoon, at may karamdaman. Ngayong gabi, Panginoon, sinasama din po namin sa prayer ang mga kapatiran po namin na nagta-travel, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na may mga pinaghahandaan, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nag-aaral, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na naghahanap ng work, Panginoon, mga kapatiran po namin na naghahanap ng provision, Panginoon, mga kapatiran po namin na naghahanap ng promotion sa kanilang mga trabaho. Alam po namin na alam nyo ang desire ng bawat isa sa amin. Alam po namin na alam nyo ang puso namin, Panginoon, at ikaw pong bahalang magbigay ng kasagutan sa lahat ng mga panalangin namin. Oo, kung ito po ay nais nyo, hindi, Panginoon, kung meron po kayong mas magandang nais sa amin, o maghintay, Panginoon, kung hindi pa po ito yung perfect time para sa amin. Alam po namin na lahat ng mga bagay, ang katugunan, ang kasagutan na ikaw lamang. Kaya sa inyo na po namin nilalapit ang lahat, maging ang prayer request po ng bawat isang nakikinig ngayon, sa inyo na po namin nilalapit at alam po namin na hindi man mabanggit specifically lahat, Panginoon, alam naman po namin na ang sagot ay specific, Panginoon, sa inyo. Ang sagot ay specific niyong ibibigay para sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, ng aming Feasting on the Divine Verses, ikaw po, Panginoon, ang bahalang magpala dito at maging pagpapala din po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Yan po, magandang gabi po. At ayan, dumadami na po ang mga present sa atin ngayon. Babatiin ko lang po. Galing pa to ng US, si Ma'am Lenny Tubera. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Lenny. At alam po namin na hindi na po, ano dyan, hindi na po gabi dyan pala. Umaga po dyan. Yan, si Ma'am Analisa Lacuna, magandang gabi po. Si Ma'am Joy Liwanag, magandang gabi po sa inyo. Yan, si Ma'am Lydia Santos, magandang gabi po. Ayan, binabati po natin lahat ng nakikita natin ngayon. Ayan, si Kuya Roy Hamon. Yan, good evening po. Ayan. So, good evening sa lahat ng mga kapisting. Yan, si Ma'am Gina Mabalot, good evening po sa inyo. Okay, si yan, si Sir Archie Sabornido, magandang gabi po sa inyo. At yan, sige po, siguro hindi na po tayo para magpakatagal dahil ang main essence naman po ng ating Feasting on the Divine Verses ay ang verses na ating pag-aaralan. Kaya nga po ito tinawag na Feasting on the Divine Verses. Kumbaga, secondary na lamang po ang lahat. Ang pinaka-importante dito ay tayo po ay makakain ng salita ng Diyos. At alam nyo naman po, ayan, batiin ko na rin si Kuya Carlo Baltasar, ayan, si Ma'am, ayan, si Arthur Wico, ayan, magandang gabi po sa inyo. At alam nyo naman na meron po tayong series ngayon na sinusundan, okay? So, yung mga familiar na mga speeches sa Bible, yung mga nabanggit po ng familiar na mga Bible characters, inihimay-himay po natin yan na tinaaral-aral natin yan. Last week po, yung unang-unang speech sa Bible, Let There Be Light. So yan po yung una nating tinalakay, yan po ay ang salita ng Diyos. And that is the first speech
at nagpapakita po yan ng kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa po na pinag-aralan natin, nung si Adan at si Eva po ay nagkasala, hinanap po ng Diyos si Adan, okay? At sinabi ni Adan na ako'y hubad at itinago ko ang aking sarili. I am naked and I hid myself. So makikita naman po natin dyan na yung una, first speech, ito naman po, first sin. Yung unang kasalanan or shortcoming na nakomit po ng tao sa Biblia. So ang makikita naman po natin dyan, kung ano po yung pagtanaw natin sa kasalanan or shortcoming, kung ito po ba ay negatibo para sa atin at magiging failure at magiging dahilan para gawin po natin yung ginawa ni Adan na pagtatago at paglayo sa Diyos. Or magiging positibo po ang pagtanaw natin na hindi po failure ang shortcoming, bagkos it is a lesson. Okay, so ang importante po, magpakumbaba tayo. Ngayong gabi naman po, ayan, ang pangatlong speech natin ay makikita pa rin sa Genesis. Sunod-sunod rin po natin. Ngayon, ito pong speech na to ay speech ng Panginoon na kanya pong sinabi kay Cain. Ayan, alam naman po natin na Cain is a very familiar character in the Bible. And alam naman po natin na pagka pinag-usapan si Cain, ang pumapasok po agad sa isip natin ay slaughter. Kasi pinatay po niya ang kanyang kapatid na si Abel. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Genesis. Genesis chapter 4. Hindi po mahirap hanapin yan pagkat yan po ay ang unang libro sa Biblia. Okay? Yan po ang unang libro sa Biblia. Genesis chapter 4. Bago ko lang po ito basahin, itong Genesis chapter 4, batiin ko lang po. Ayan, si Mami Paulina Kiyangko. Ayan, Mami Lina Kiyangko. Ayan po. So, ayan, si MJ De La Rosa, magandang gabi po. Jennifer Katapang, at syempre, isa sa nakaka-encourage sa church natin, si Mami Belia Gonzalez. Grabe po ito. Kahit hirap na po umakyat si Mami Belia, makikita natin na every Sunday, andito po yan sa church. Ayan. So, ngayon po, basahin natin ang Genesis chapter 4, mula verse 1 hanggang verse 7. Genesis chapter 4, beginning verse 1 up to verse 7. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2, and she again bare his brother, Abel. So si Cain po ang panganay, and after him, Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. So sa madaling sabi po, si Cain po ay magsasaka, tiller of the ground, okay? And Abel was a keeper of sheep. So, pastol po si Abel. And in process of time, it came to pass, when we say in process of time, okay, dito po sa verse 3, ang konteksto po nito, dumaan ng mga panahon. So, nagkaroon na rin po, di ba, ng mga stories dyan, ng mga anak si Eva and all, okay, and she again bare his brother, and in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground, an offering unto the Lord. Ito na po yung unang offering ng tao. Okay? So, si Cain at Abel po, nag-offer sa Panginoon. Verse 4, and Abel, he also bought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Okay? So, ito na po yung nagbigay ng offering sa Cain at saka si Abel. Ngayon, si Cain po, fruit of the ground. Okay, fruit of the ground. Diba, mga prutas ng ground yung kanyang binigay as an offering to the Lord. Samantalang po si Abel, okay, ang binigay po ni Abel, yung mga firstlings ng flocks, at saka yung mga talagang matataba at malulusog po. Now, makikita po natin na sa verse 4, ni-recognize ng Diyos yung offering ni Abel. And sa verse 5, ito naman po yung sabi, but unto Cain and to his offering, he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. So nalungkot po ng husto si Cain, at makikita po natin dyan na nalaglag ang kanyang countenance. When we say his countenance fell, yung countenance po, ito po yung kanyang itsura, ito po yung kanyang composure, ito po yung kanyang muka, okay? Nalaglag ang kanyang itsura, nalaglag ang kanyang muka. Okay, alam naman po natin yan na pag nakakita po tayo ng taong down na down, disappointed, discouraged. Ganun po yung itsura, imaginein po natin, okay? So yun po yung his countenance fell. And the Lord said unto Cain, ito na po, nirebuke na ng Diyos si Cain. Why art thou wroth and why is thy countenance fallen? So bakit daw po malungkot si Cain?
And ito po ang sabi ng Diyos kay Cain, if thou doest well, shalt thou not be accepted? Kung inayos mo ba yung pag-o-offer mo, hindi ba yan matatanggap? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Okay, so ngayon po, ang panggagalingan ng ating speech ay ang verse 6. Ang sabi po dyan ng Diyos kay Cain, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Yan po ang ating third speech. Why is thy countenance fallen? Bakit laglag ang iyong itsura? Bakit nalaglag ang iyong muka? So ngayong gabi po, hingi muna tayo ng guidance sa Panginoon. Tayo po yung mukot pumikit. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat Panginoon sa nabasa naming talata, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga verses na iyong ni-reveal sa amin. Salamat Panginoon, pagkat pagbabasa pa lang po ng inyong salita, alam ko pa Panginoon na may lesson na agad. Ngayong gabi po, gamitin niyo po sana ako as your mouthpiece upang ang makita po ng bawat isa ay ang lesson na gusto niyo pong ibigay sa amin. If there is a rebuke, Panginoon, maluwag po namin tatanggapin. If there is an encouragement and rejoicing, Panginoon, i-claim po namin, pagkat alam po namin that the only way to correct us, Panginoon, ay through the words na ibibigay niyo po sa amin. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang ang makita po ng bawat isa ay ang iyong salita at ang iyong kadakilaan. Ngayong gabi po, sa inyo na namin pinagkakatiwala ang lahat, pagkat alam po namin na wala kami kung wala ka. Kaya ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong gabi po, ang speech na kinuha natin ay speech pa rin ng Lord, ng Panginoon. Pero ito pong speech na to, binanggit po niya kay Cain. Ang tanong niya kay Cain, why is thy countenance fallen? Bakit laglag ang iyong itsura? Bakit laglag ang iyong muka? Okay, so kung i-imaginein po natin, isipin niyo na lang po na yung tao, okay, talagang down na down, discouraged na discouraged. Ganun ang nakita. Okay, ng Diyos kay Cain. Kaya tinanong niya si Cain, bakit laglag ang iyong itsura? Why is thy countenance fallen? Ngayon na lang po natin na pag si Cain ang pinag-usapan, ang una po agad, ang timano ang pumapasok po agad sa isipan ng bawat isa, eh yung pagkamatay po ni Abel. Okay? Ang pagpatay, sorry, ni Cain kay Abel. Pinatay ni Cain si Abel, and makikita po natin na itong dalawa ay magkapatid. Pero nagawa po ni Cain na patayin si Abel. Ngayon, gusto ko lamang pong linawin. Kasi baka ang iniisip ng bawat isa sa atin, why is thy countenance fallen? Bakit laglag? Bakit discouraged? Bakit hindi maayos yung composure ni Cain? Baka napatay niya na si Abel dito sa verse na to. Actually po, dito sa verses 1 to 7 sa binasa natin, wala po tayong makikita dyan na si Cain pinatay niya na si Abel. Kaya nga po, alam nyo, very ano eh, sa buhay Kristiyano po natin, there are evidences eh. May mga evident po na manifestation na hindi tayo okay. Unang-una po, pagka nasa church tayo. Kaya po ako, number one na rule ko pag nasa church, kahit po sa mga multimedia, ayan, andito po si Brother Sean. Ito, madalas nakakatikim sa akin to ng salita na pag hindi nyo ayusin yung mukha nyo, kahit nasa multimedia kayo, wag na lang kayong magministeryo. Bakit? Kasi alam nyo po, importante na maayos tayo kahit anong pinagdaanan natin. Pag araw ng Linggo, pag humarap tayo sa mga tao, hindi pwede na maging katitisuran tayo ng mga tao. Diba kaya ang church ang tawag sa ating kapatiran eh. Hindi po kapatiran. Diba? Ang hirap naman nung kapatiran ka ng kapwa mo Kristiyano. And alam nyo po, sa simpleng itsura, sa simpleng composure, magiging kapatiran tayo eh. Diba? Pag nakasimango tayo sa church, ako po, meron akong hindi makakalimutan na experience. Kasi po, bata pa lang po ako, talagang lumaki po ako sa church. And isa po sa training, kahit po hindi kagandahan ng boses ko, na-train po ako as a song leader sa church. I think high school po ako, nung ako yung nagpapakanta pagka gospel hour sa dati po naming church. And nagkaroon po ako ng problema sa isang member. Okay, nag-away po kami ng bunso kong kapatid. Do ngayon, alam niyo naman na hindi na kami nag-away pagkat malalaki na kami. Nag-away po kami ng bunso kong kapatid na si Brother Dan. And alam niyo po, ang pinakamabait sa amin, naaminin ko na po sa inyo si Brother Dan eh. Okay, kaya po pag si Brother Dan ang medyo nadihado, ang daming kumakampi kasi nga, alam nila na medyo pilyo po ako nun eh. And ang nangyari po, kinampihan siya nung member namin sa church at talagang pinagalitan ako. And alam niyo po, that afternoon ako po yung song leader ng church.
And ako po yung nagpakanta ng nakasimangot. Ang pinaka hindi ko po makakalimutan, after ng service, talaga pong hambalos yung natanggap ko sa aking mama. Okay, talagang kurot, hambalos. Alam niyo po yung sinabi niya sa akin, okay, wag na wag mong ipapakita yung ganyang mukha sa harap ng mga tao kasi hindi nag-glorify ang Diyos. Alam niyo po, kaya hanggang ngayon, basta usapang church, makikita po ng bawat isa yan na pag nandito sa Living Water, talaga pong kahit anong problem, pinipilit po natin na talagang maging masaya tayo. Bakit? Kasi po, importante ang espiritu. Tingnan nyo, manifestation yan na hindi maayos ang espiritu mo pag hindi maayos ang itsura mo. Kaya po kahit sabihin mo na talagang simangot ka, pilitin mong umiti. Bakit? Kasi isa po yan sa manifestation na merong hindi okay sa Christian life mo. Isa yan sa manifestation na merong hindi maayos sa espiritu mo. And nakikita po natin dyan na si Cain, hindi pa niya pinatay si Abel nung panahon na yan eh. Pero yan na po yung naging umpisa eh. Diba, yung hindi niya maayos na itsura, yung kanyang countenance na laglag, yung kanyang composure na hindi maayos, yun na po yung naging entry kung bakit hindi naging maayos ang kanyang espiritu at ang naging ending, ginawa na po niya yung pagpatay kay Abel. Kaya mga kapatid, ugaliin po natin na maging isang pagpapala tayo sa mga kapatiran. At huwag po tayo maging kapatiran ng mga kapatiran. Kaya sa church yan, yan ang isa sa ano eh. Kaya minsan, di ba, pagka talagang simangutin sa church, ang tingin ng mga tao sa church, ay mataray to si ganito, ganyan, hindi approachable to. Bakit? Kasi makikita natin eh, na kung ano yung itsura mo, yun din po yung magiging basis ng pagkaalam sa'yo ng tao. Kaya lagi po nating tatandaan na sa countenance natin, na sa mukha natin, nagsisimula, okay, nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi minsan, di naman makikita ng tao kung may mali kang ginagawa. Ang unang makikita kung ano yung itsura mo eh. Sa itsura mo pa lang ba, kitang-kita na ang glory ng Panginoon? Sa itsura mo pa lang ba, nag-glorify na ang Panginoon? O pagpupunta ka, mukha kang kawawa, mukha kang laging pinagsakluban ng langit at lupa, mukha kang laging discouraged, di ba? So, ayan po, yung spiritual alignment natin, magmamanifest yan sa ating countenance. Kaya ito po, importante. Pinuna ng Diyos yung countenance ni Cain. Kaya po kung titignan niyo yung chronological arrangement niyan, di ba? Yung una po niyan, bilang intro natin, ang una diyan, nag-offering muna sila eh. Para maugat po natin, importante ugatin po natin ha. Ugatin po natin kung saan na nagmula yung sinabi ng Diyos na why is thy countenance fallen. So yung una po diyan, nagkaroon muna ng offering, okay? Nag-offer po muna si Cain at si Abel. So yan po binasa natin kanina, 'di ba? Sa verse 1 inintroduce po diyan, sa verse 1 na si Adan at si Eva nagkaroon ng anak at si Cain yun at nagkaroon ulit ng anak na si Abel. Okay? Sa verse 3 ito na po yung nag-offering na. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. At si Abel naman po, okay, yung firstling ng mga flock and of the fat thereof. So yan po yung naging offering nila. So maayos eh, kasi alam naman nila na oh, kailangang mag-offer. So parehas sila, alam natin na mindset sila about offering. Kasi hindi po natin pwedeng i-claim na oh, wala silang idea about offering. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang offering dito na dinisenyo ng Diyos eh freestyle lang. Bala ka lang kung anong gusto mong gawin. Bala ko lang kung anong gusto mong i-offer. Hindi po. Ang pinag-uusapang offering dito, may certain standard ng Diyos. So parehas po silang nag-offer na ang in-offer. So inaaral pa lang po natin yung istorya po netong offering nila. Ha? Ang in-offer po ni Cain, fruit of the ground. Ang offering po ni Abel, okay, yung mga firstling ng flocks. Okay? Ngayon, after ng offering, ito na po. Okay? Nagkaroon na ng offense. So after offering, doon na po nagkaroon ng offense si Cain. Ng pagkakamali si Cain. Kasi sa verse 4, makikita natin dyan, and the Lord does respect unto Abel his offering. Nagkaroon ng respeto ang Diyos sa offering ni Abel. Pero, but unto Cain and to his offering, he had not respect. And Cain was very wroth and his countenance fell. Makikita po natin dito na si Cain, nandun yung puso niya eh, na ma-please ang Diyos eh. Bakit? Kasi nakikita naman po natin na, ayan o, oh, nung hindi, di ba, yung hindi nirespeto ng Diyos, yung offering ni Cain, malinaw na malinaw po yan sa verse 5,
nalaglag na po yung countenance ni Cain. So ibig sabihin, kasi kung walang pakialam si Cain sa sasabihin ng Diyos, wala naman eh, wala siyang, kaya nga po alam nyo, naalala ko, pag tinanong kayo, what is the opposite of love? Ang opposite po ng love, hindi hate. Because at times, we hate the people, we hate the person, kasi mahal natin ang tao eh. Ang totoong opposite po ng love is apathy. When we say apathy, yung wala ka ng pakialam. Kaya po makikita natin dyan na si Cain, hindi natin pwedeng sabihin na hindi mahal ni Cain ang Diyos. Kasi nakita nyo nga po, nung hindi tinanggap, hindi nirespeto ang kanyang offering, nalaglag ang kanyang countenance eh. Pero alam nyo, Christians, we must be aware. Hindi enough na mahal natin ang Diyos. Hindi enough na sabihin natin mahal natin ang ating pastor. Hindi enough na sabihin natin mahal natin ang ministry. Hindi enough na sabihin natin na mahal natin ang kapatiran. Hindi po enough. Kagaya po nang nangyari kay Cain, hindi enough na nag-offer siya. Dahil ang offering, meron po yung guideline na sinusundan. Ang pag-o-offer sa panahon na to, may guideline to na sinusundan. Kaya po hindi nirespeto ng Diyos ang offering ni Cain. And that is the offense na nakomit ni Cain. And after the offense, yun na po nagkaroon ng outrage. The outrage. Okay? Yun na yung countenance fell. Kaya tinanong na ng Diyos si Cain, why is thy countenance fallen? So nagkaroon na po ng outrage, nagkaroon na ng hindi tamang puso si Cain towards God. And hindi lang po kay God, towards his brother Abel. Si Abel po makikita natin walang masamang ginawa. Walang masamang ginawa si Abel. Why? Kasi po makikita natin na sinunod niya yung tamang offering eh. Kaya lang po, dahil nga sa offense na ginawa ni Cain, kaya hindi naging maganda, kaya nagkaroon siya ng inggit kay Abel. So makikita po natin ha, na yung offense lang na yon, kasi yung offering tama eh. Yung offense lang na yon ang naging dahilan para masira yung relasyon ni Cain sa Diyos at maging ang relasyon niya kay Abel. Kaya alam nyo, di ba mga kapatid, importante. Kasi pag tayo may kasalanan, aminin po natin, di ba last time, nung last speech po natin, yung tungkol sa shortcoming, pagka may shortcoming ka, minsan hindi ka na confident sa pagharap sa Diyos, sa pagharap sa tao, ganyan po ang nangyari. Okay? Kay Adan. Nung nagkaroon po ng kasalanan ngayon, ganito din po ang nangyari kay Cain. Because of the offense, nagkaroon siya ng outrage. Baliktad naman to. Diba si Adan, nawala ng confidence, pero ito naman, nagkaroon ng outrage. Naibuhos niya pa sa kanyang kapatid. So ngayon, pag-usapan po natin yung why is thy countenance fallen. Okay, why is thy countenance fallen? Sabi po ni PNG, Manuel, Abel, nakakaingit ka kasi talaga. Yan po. PNG, ha, yung pinag-uusapan natin Abel dito, si ano ha, si Abel sa Bible ha. Pero alam po natin na si Brother Abel talagang blessing po 'yan. Ito si Abel po sa Bible, ito po yung ano, yung pastol, 'di ba? So si Abel po dito, si Abel ay ayan oh, makita natin keeper of the sheep, si Cain tiller of the ground. Si Abel naman natin dito sa church, singer of the church naman yan, si Abel. Ayan, so blessing yan si Brother Abel. So makikita natin ngayon, pag-aaralan natin ngayon kung ano, okay? Kung bakit natanong, okay? A statement or question asked because Cain, okay? Ano ba yung nangyari kay Cain? Bakit siya tinanong na why is thy countenance fallen? Kaya mga kapatid, sana lang sa church natin, huwag po kayong matanong ng pastor kung hindi man po dito sa Living Water Baptist Church, kung sa mga churches nyo, sana huwag naman dumating sa point na matanong na yung pastor nyo na why is thy countenance fallen? Ba't laglag ang itsura mo? Pag nasa church yan, ang huwag na huwag sanang mangyari sa atin. Okay? Laging ang kapangyarihan at Espiritu ng Diyos ang dapat mahayag sa ating mga simbahan. Ngayon, bakit tinanong? Kasi evident na evident sa itsura ni Cain na talagang nalaglag eh. Sa totoo lang po, hindi naman sana pariwara yung buhay ni Cain eh. Hindi naman sana masisira yung buhay ni Cain, hindi naman sana humaitatakwil si Cain eh. Kung natuto lang siya na nung pinagsabihan siya ng Panginoon, inayos niya na. Ito pong statement na to na why is thy countenance fallen, hindi po ito tinanong ng Diyos dahil pinatay na ni Cain si Abel. Tinanong po ito ng Diyos, di ba, para sana maiayos pa kung ano yung problema ni Cain. Dahil for sure naman po, this is just the first offering.
may mga susunod na offering pa, and the Lord is always a forgiveful God. Ang Diyos, mapagpatawad po yan. So ito po, kumbaga sa mga sakit, na-diagnose na ng Diyos eh. Na-diagnose na ng Diyos na itong si Cain, teka lang, may simptomas ka na. Kagaya po ng high blood, di ba? Pagka tayo na-detect na may high blood, ang high blood po hindi sakit yan. Ang high blood, it's a symptom na meron po tayong sakit. Di ba? Yung iba sa atin nakaka-high blood kasi mataas ang kolesterol. Yung iba sa atin nakaka-high blood dahil pala sa blood sugar, kahit po ang blood sugar nakaka ano po yan sa high blood. Yung iba sa atin na-high blood kasi walang pera. O yan, isa rin po yan sa nakaka-high blood. Sabi po nila yung pagkain ng baboy nakaka-high blood. Alam niyo po naranasan kong naubusan ng lechon, na-high blood din po ako eh. Di ba? So, ibig sabihin hindi lang pagkain ng lechon ang nakaka-high blood. Pati pag naubusan ka ng lechon, mga high blood ka din pala. So ang high blood po, sintomas yan na may sakit ka. Kaya po yung itsura ni Cain na yun, yung countenance na nalaglag kay Cain, sintomas yun na nadetect ng Diyos na may problema sa'yo. Pwede sanang maayos eh. Pwede sanang matroubleshoot eh. Kaya lang wala po eh. Dahil dun, okay, dahil dun, dire-diretso na yung pagkakasala. Dire-diretso na yung pagkakasala ni Cain. Kaya pag-aralan po natin ngayon kung ano yung nagawa ni Cain, bakit nalaglag yung kanyang countenance. And mga kapatid, maging lesson din po sana ito na huwag nating makommit yung same mistake ni Cain para po yung countenance natin hindi malaglag. Kasi mahirap na po pag nalaglag na yung countenance natin eh. Baka ang maging ending po niyan, hindi na tayo makaahon. Baka ang maging ending po niyan, magdire-diretso na tayo sa pagkakasala. Baka ang maging ending po niyan, magdire-diretso na tayo sa paglayo ng Panginoon. So pag-aaralan po natin ito, kung bakit naitanong sa kanya, kung ano yung mga nagawa ni Cain, bakit tinanong sa kanya ng Diyos, itong statement na to, itong speech na to. And mga kapatid, I hope and pray na tayo po na mga nakikinig, buksan po natin ang ating mga puso at isip, maging lesson po sa atin ito upang ang countenance natin ay wag malaglag. Okay? Number one, this is a question or a statement asked because Cain, number one, compromised his best. Dahil si Cain, okay, dahil si Cain, hindi niya binigay yung kanyang best. Mga kapatid, diba, how many times sa buhay natin na naging overconfident tayo? How many times sa buhay natin na sa tingin natin, kaya ko naman yan, okay naman yan? Naging complacent tayo sa buhay mananampalataya natin. Okay? Ito yung mga panahon na nakocompromise natin yung best natin eh. Kaya nga po isa sa notable na kanta, di ba? Hear ye the master's call, give me thy best. For be it great or small, that is his test. Sa lahat po ng gagawin natin, dapat po binibigay natin lagi yung best natin. Kasi po ang isang bagay, di ba? Kaya nga meron tayong term lagi na half obedience is equivalent to disobedience. Kaya po alam nyo sa kalooban ng Diyos, walang nilinya na kalooban ng Diyos na hindi involved yung pagbibigay ng best natin. Kung sakasakali man na gusto mong magsuko ng buhay sa ministry, hindi mo siya pwedeng sabihin na magsusuko ka ng buhay sa ministry pero hindi mo ibibigay ang best mo. Mga kapatid, hindi din po yun pag-o-honor sa Diyos. Ang paggawa po ng best natin, it is one way of honoring our Lord. Naalala ko po merong kasabihan eh, na your life is God's gift to you. But how you use your life, is your gift to God. Ang buhay natin, regalo to ng Diyos, kaloob ng Diyos to. Pero kung paano mo ginamit yung buhay mo, yan naman yung pagbabalik mo ng regalo sa Diyos. Kaya alam nyo po, sa lahat ng bagay na dapat gagawin natin, importante na ibinibigay natin at ginagawa natin yung best natin. Ngayon, ang tanong, si Cain ba hindi niya ginawa ang best niya? Very evident po sa verse 6, okay? Oh, sorry, sa verse 5. Ah, sorry, 7. Sorry, 7. Very evident po sa verse 7 na hindi binigay ni Cain ang kanyang best. Ang sabi po dyan, okay, if thou doest well, shalt thou not be accepted. So, tinanong siya ng Diyos. Kung sakasakali, kasi napuri na po ng Diyos si Abel eh. Kung sakasakali ba na ginawa mo yung best mo, sa tingin mo ba, hindi ka tatanggapin, okay? Sa tingin mo ba, hindi irerespeto yung offering mo? Ibig sabihin,
Ang Diyos po ang nagsabi diyan na si Cain hindi niya binigay ang kanyang best. Kaya mga kapatid, alam nyo, if you will not give your best, if you compromise your best, ang magiging resulta po niyan, regret. Regret po ang magiging resulta niyan. Okay? So he compromised his best. Kinompromise ni Cain yung kanyang best. Hindi binigay ni Cain yung kanyang best. Kaya ang naging resulta, regret. Alam nyo po, as Christians, isa ito sa salita na dapat ma-eliminate natin. This is one of the word na dapat ma-eliminate natin, and what is that? Compromise. Sa mga taga-Living Water, what, hindi lang po church, hindi lang po dito sa Puresa, other Living Water Baptist churches and other Living Water Baptist missions, sa mga taga-Victory dyan, ayan, kitang-kita ko po napakaraming active na mga taga-BFBC. Unang-una na dyan, si Ma'am Merly, ayan. Sa mga taga-BFBC na active dyan at pati sa mga missions nyo and daughter churches nyo, alam nyo po yan. Diba? Romans 12:1. Okay? Yan po yung ating laging panawagan sa pagsamba. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, diba? Makikita natin alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Kabisado po natin yan, yung verse 1. Pero alam nyo po, hindi po natin na, ang minsan na overlook po natin yung kasunod niyan. Diba? But be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bilang mga Kristiyano, compromise ang isa sa ating salita na dapat ma-eliminate. Compromise is one of the words na dapat mawala sa bokabularyo ng mga Kristiyano. Bakit? Okay, bakit? Kasi po, ang standard ng Panginoon, di magbabago yan. Alam natin na ito ang standard ng Panginoon, mataas. And alam natin na bilang mga Kristiyano, this is the standard na dapat abutin natin. We will not be perfect like the Lord. We will not be perfect like God. Pero mga kapatid, dapat abutin po natin na maging Christ-like tayo sa ating pag-uugali. So alam po natin na ito ang standard ng Panginoon. And alam po natin na ito ang standard ng tao. Lagi pong may different standards. Kaya po, kung alam mo, kung iniisip mo na yung standard mo bilang tao is already the best standard, para kang si Cain. Bakit? Kasi the Lord has set a different standard para tayong mga Kristiyano umabot sa standard na yon. Alam niyo po, every country has different standards. Last Sunday nga po, kagaya ng na-preach ko, sa Africa po may ibang standard ng beauty. Alam niyo, mga babae sa Africa, pag ang ngipin po nila, yung dito yung hiwa sa harap ng ngipin, hiwalay, mas maganda po sa kanila yun. Pag mas hiwalay, yung gap nila dito sa ngipin sa harap, mas maganda sa kanila. Kaya nga po ako, may braces ako, nagbe-braces tayo para talagang magdikit-dikit at maging maganda yung ngipin. Alam nyo po, sa Africa, kahit dikit-dikit at maganda yung ngipin nila, yung mga babae talagang pinapahiwalay po yung ngipin nila sa harap. Why? Because that is the standard of their beauty. Kaya pagdating natin doon, pag tayo pumunta ng Africa, there will be a chance na hindi natin ma-appreciate ang beauty. At sila din, pag pumunta dito sa atin, there is a chance na hindi nila ma-appreciate ang beauty natin. So makikita natin, different standards. Different standards yan. So sa buhay Kristiyano po natin, tandaan natin na ang standard ng Diyos at ang standard ng tao, standard ng mundo, never po yan na magiging pantay. Bah, napakatindi naman po kung ang standard ng mundo umangat. Yung makita nyo po na pag Sunday, walang taong naglalakad sa labas, lahat nasa simbahan. Ay, hindi po mangyayari yun. Diba kasi makikita natin na ngayon pa nga, especially pag Sunday, mas marami pang ang temptations eh. Mas maraming gagawing temptation ng mundo pag Linggo. Mas maraming gagawing, di ba, mas maraming available pag Linggo. Mas maraming mga mall tour ng mga artista pag Linggo. Di ba? Kaya nga po, yung pag-artista talagang hindi ko po pinurso yan eh. Kasi, di ba, alam ko po na yung Sunday, instead na sa church, baka ibook ako ng ibook sa mall tour. Di ba? So nakikita po natin na mas matindi ang tukso pagka-Linggo. Yan ang standard ng mundo. Di mo ma-expect na isasarado mga mall tapos bukas lang mga churches. Ay, hindi po. Hindi natin ma-expect yan. Kaya ang standard ng mundo, hindi aangat yan para pumantay sa standard ng Diyos. And mas lalong hindi ibababa ang standard ng Diyos para pumasok sa mundo. Hindi ibababa ang standard ng Diyos. In fact, ang Diyos Anak, si Jesus Christ, nagkatawang tao para iligtas ang mundo. Diba? From being a God, nagkatawang tao siya para iligtas ang tao. Pero never pong ibababa ang standard ng Diyos, pantay ng standard ng tao.
Kaya lagi po nating tatandaan na ang compromise, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng inaabot mo yung standard ng Diyos pero nananatili ka sa standard ng mundo. Christians, especially mga young people natin, alam niyo po, isa sa napapansin ko dito po sa ating Feasting on the Divine Verses, pailan-ilan na lang po ang mga young people na talagang nakikinig. Ang mas maraming nakikinig po, yung mga medyo may edad na. Ayan po, ilan na lang yung mga young people na nakikita ko dito. Yan, si Ma'am Cory Simanye, si Ma'am Dang Soriano. Yan na lang po yung mga young people na nakikita ko. Si Ma'am Merle Mabalot, si Mami Rose Tixon, si Mami Miriam. O, yan na lang yung mga young people na nakikita ko ngayon. Diba? Mangilan-ilan na lang. Karamihan ng mga umaatin dito, talagang masasabi natin yung mga elderly. Alam niyo po, mas maraming tukso sa mga kabataan. Kaya nga po kami always praying for Pastor Norman. Bakit? Kasi si Pastor Norman, ayan, praise God, may young people tayong nakikinig pala. Ayan, si Brother CJ. Ayan, ayan, dalawang CJ to, si Carl Justin Ligo at si Cleowell Job Hamon. O yan, isa pang young people, Preacher Angelo Ocampo. So, ayan, alam nyo, kaya lagi kong pinagpipray si Pastor Norman eh. Kasi napakatindi po ng battle ng mga young people. Lalo pa very exposed sa social media. Kaya mga young people, yung compromise, kayo ang number one na dapat maging aware dyan. Kayo ang dapat na talagang sumalag sa compromise. Kasi mas marami pong tukso sa inyo yung mga kaaway. Diba? So makikita natin si Cain na compromise niya yung best niya eh. Sa mga nakikinig po, may best ang Panginoon. May standard, may level ang Panginoon. Merong standard ang mundo. Huwag kang magpakagaling. Huwag mong abutin yung best sa standard ng mundo. Dahil kahit makuha mo ang palakpak ng mundo, pero hindi mo nakuha ang pabor ng Diyos, baliwala po yan. Baliwala yan. So makikita po natin, he compromises best. Ano naging resulta? Regret. Wala, nag-regret na eh. Diba, natapos na, hindi ko na-please ang Panginoon. Secondly, hindi lamang po yun. Hindi lamang yung compromise ng kanyang best. Pangalawa, he complied badly. Mali po yung pag-comply niya. Mali yung pag-comply ni Abel. Ngayon po, isa to sa ginagawa ng issue eh, ng mga tao. Alam niyo po kasi, pag nag-aaral tayo ng katotohanan, marami pong tao na nagre-rebuke ng katotohanan, diba? Kahit wala po sa konteksto, upang masabi na hindi totoo yung pinag-aaralan. Pero alam niyo po, kasi ito yung nagiging issue rito. Wala namang binigay daw na guideline ng Panginoon. Wala namang binigay na guideline ng Panginoon sa pag-o-offer. Bakit ganun? Bakit biglang nang, 'di ba, nagalit kay Cain? Alam niyo po mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihing dahilan 'yan. Nawala po, okay? Na guideline ng Panginoon dahil unang-una, paano nalaman ni Cain at ni Abel na kailangan mag-o-offer? Kung wala pong binigay sa kanila na guideline ng Panginoon. Alam niyo po, God is a God of specifics. God is the God of specifics. Mula Genesis hanggang Revelation, puro may specifics po yan. Si Noah, di yan pinatayo ng barko ng arko ng basta-basta na lamang. Binigyan ng sukat yan, 300 by 50 by 30 cubits. Tatlong palapag. Bakit? O imagine nyo yung mga number. Bakit? Kasi magdadala ako ng maglalagay tayo ng tigdala-dalawang hayop. Isang pares bawat hayop po. Makita nyo po, may number talaga eh. Gideon, 32,000. Sobrang dami niyan. Gawin nating 300. O may number. Walls of Jericho, tutumba yan, Joshua. Pero ang gagawin nyo, lumakad kayo ng tigi-tigi isang beses, bawat araw, isang beses, sa loob ng anim na araw. May number. Sa ikapitong araw, ikot kayo ng pitong beses, tapos tsaka nyo, hipan yung inyong mga trompeta. Tutumba yan. O, may kita nyo specifics ng Diyos kahit sa isip ng tao eh, para namang, 'di ba, parang walang logic, para bakit ganun yung specifics na binigay ng Panginoon. Pero nakita nyo, kung yung mga yan nagreklamo at hindi ginawa, tutumba yan. Kagaya na lang si Moses, 'di ba, 100 siya nung magkaanak. Dahil hindi nakikinig, yan po yung preaching ni Preacher Nathan last Sunday, dahil hindi nakikinig, 'di ba, dahil hindi siya nakikinig sa ibinigay na, 'di ba, sa pangako ng Diyos, gumawa sila ng sarili nilang hakbang ni Sarah. Ano pong nangyari? Diba, pagdating niya naman pala ng 100 years, bibigyan naman pala siya ng anak. Diba, hindi lang nagtiwala eh. So makikita po natin dyan na the Lord specifics. Ang Diyos natin, may specifics yan. Hindi yan basta-basta sinabi niya kay
Cain at Abel na mag-offer kayo. Pangalawa, bukod po na ang Diyos natin ay Diyos na specific, hindi po natin pwedeng idahilan na hindi po nagsabi ang Diyos dyan dahil sa Genesis chapter 3 pa lang po, malinaw na yan. Last feasting natin, na-discuss po natin kung paano nagkasala si Cain. Si Adan. Nagkasala po si Adan, nung kinain po nila yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama, nagtahi po sila ng fig leaves. So ibig sabihin, temporary gumawa ng solusyon ang tao. Pero makikita po natin, okay, sa verse 7 yan, sa chapter 3 verse 7. Ito po yung talata na before yung binasa natin ngayon. And the eyes of them were both opened. So namulat na po yung mata ni Adan at ni Eva. And they knew that they were naked. Hubad sila. Dahil nga po, nakain nila yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Okay? Sorry po. Ayan, thank you for correcting me. Ma'am Merly, si Abraham pala. Sorry, si Abraham po. Okay, binigyan ng measure si Abraham po 100 years old. Okay, nung nagkaroon po ng anak. Now, may kita po natin dyan that they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So, ang pinang-cover po ni Adan at ni Eva, fig leaves. Pero may kita po natin dyan na hindi pumayag ang Diyos na fig leaves. Bakit? Sabi po sa verse 21, unto Adam also and to his wife did the Lord God made coats of skins and clothed them. Okay? So, pumatay po ang Diyos, okay, ng hayop. Kaya po, yan ang model ng Panginoon. There needs to be shedding of innocent blood para po mabayaran ng kasalanan. Ang pambayad sa kasalanan, innocent blood. Walang kasalanan, yun po ang pinatay ng Diyos at yung coat ng hayop, yung balat ng hayop, yun po yung ginawa. Okay? Yun po yung ginawa na pang-cover kay Adan at kay Eva. So makikita po natin na ang standard ng Diyos, iba. Kaya po God's way is always different from man's way. Iba po ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. At si Cain po, kaya nalaglag ang kanyang countenance, kaya umabot siya sa pagpatay sa kanyang kapatid, kaya umabot siya sa inggit, pagkat hindi po niya sinunod ang way ng Panginoon. Ito po magandang masilip natin mga kapatid, no? May kita po natin dyan na yung in-offer daw po ni Cain is fruit of the ground. When we say fruit of the ground, iba-ibang prutas yan. Diba? May kita po natin na ang mga prutas sagana. Ngayon po makikita natin na ang mga prutas hindi na ganoon kasagana kasi yung pollution po sa atin. Siguro kung uugatin natin yung unang panahon na yun ni Cain, ang gaganda ng mga prutas, baka ang tataba ng mga prutas. Tapos talagang fresh na fresh yung mga prutas kasi wala pa pong mga pollutions na meron tayo ngayon. Makikita natin pati yung kulay ng prutas magaganda. So, kung titignan po natin sa mata, baka pleasing to the eye. 'Di ba kung gagamitin po natin yung imagination natin, baka pleasing to the eye yung binigay ni Cain eh sa Diyos kasi imagine niyo po fruit of the ground. So makikita natin na ang ganda noon, iba-ibang kulay. Tapos ang binigay ni Abel madugo. 'Di ba madugo? Kasi hayop po ito eh na pinatay, madugo yung binigay ni Abel. So kung titignan mo, kung sa mata ng tao ay baka mas maganda po yung binigay ni Cain. Kaya lang, hindi po mata ng tao ang basihan, mata ng Diyos. Kaya alam nyo po, ang mga tao, isa yan sa reason kung bakit nagko-comply tayo badly. Why do we comply badly? Dahil ang pinaprioritize natin ay paningin ng tao over paningin ng Diyos. Tapong hirap maging men pleaser. Kahit po sa mga gawain natin, kahit sa mga sambahan natin, mali ang pag-comply pag ang paningin ng tao ang ipi-please mo. Kung paningin ng tao, baka naman nga sa binigay ni Cain. Pero sa paningin ng Diyos, hindi yun ang importante. Kaya nga po, ang importante, shedding of innocent blood. I think nasa Hebrews to eh, Hebrews chapter 9, di ba? Na without, di ba? Kung wala daw shedding of blood, there's no remission of sin. Bakit? Kasi po, yung model ng Diyos, mula nung nagkasala sila Adan, hanggang sa pagkamatay ni Jesucristo, yun ang sinunod. Para magkaroon po ng kaligtasan ng tao, shedding of innocent blood. And the innocent blood po na na-shed,
na pako sa krus ay ang dugo po ni Hesukristo. So ibig sabihin, itong offering na to, okay, nakalinya po ito sa magiging offering din ng Diyos, okay, na inoffer na sinacrifice si Hesukristo. Kaya po iba ang standard ng Diyos eh. Kaya lang he complied badly. So makikita natin dyan na hindi po inutusan tong si Cain at si Abel na mag-offer ng wala-wala lang. Dahil sa kasalanan pa lang na nakomit ng kanilang mga magulang, nakikita na natin na ang Diyos nagbigay na ng tamang direksyon, ng tamang standard. So ngayon po makikita natin dyan, he complied badly. Kaya ano po ang naging result? Okay, so he complied badly. The result, rebuke. Nirebuke siya ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo ito sana yung turning point. Alam niyo po ako sa paggawa po ng mensahe, isa po sa tinitignan ko sa mga mensahe po na aking ginagawa, yung turning point po ng istorya. Kagaya po, di ba yung widow of Sarepat, nung kanya pong binigay yung natitira niyang flour and oil kay Elijah, makikita po natin doon na turning point po ng buhay noon. Tapos ang nangyari, hindi na nawalan ng flour and oil until the Lord send it rain. So may turning point. Lagi pong may turning point eh. Sa buhay ng tao, pag nagkaroon ng failure, yung turning point po na yon, dalawa lang ang pwede mangyari. Turning point for the better or turning point for the worse. Yan po ang mga istorya sa Bible, di ba? Nagkaroon po ng turning point. Si Pedro na lamang eh. Diba, nung lumakad po siya sa tubig at na-worry po siya sa bagyo. Turning point ng buhay niya yon. Pero ano pong nangyari? Talagang sinalba pa rin siya ng Panginoon. May turning point po lagi ang mga Bible stories, ang mga characters sa Bible. Ito po sana yung rebuke ng Panginoon kay Cain. Ito po sana yung turning point for the better eh. Bakit? Mga kapatid, let us be happy if the Lord is rebuking us. Kung gumagamit po ng mga mensaheng kagaya na to, huwag niyo pong samaan ng loob yung nag-share ng mensahe. Naku yan, si Pastor Jed, grabe naman yung mga rebuke niya. Diba? Huwag po. If the Lord is giving us rebuke, if your pastor is giving you rebuke, if the man of God gives you rebuke, kailangan magpasalamat po tayo. Why? Because ito po yung nagpapakita ng concern. Ito po yung nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng pastor natin, pagmamahal ng tao ng Diyos sa atin. Kung ito pong rebuke na to, maluwag na tinanggap ni Cain, for sure mas magiging pagpapala po yung susunod na gagawing offering ni Cain eh. Kaya lang po, itong rebuke na to, okay, itong rebuke na to, ito po yung naging dahilan para magkaroon pa ng negative thinking si Cain towards his brother, at ito po yung naging dahilan ng pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid. So ang resulta po, rebuke. Mga kapatid, diba? Pag nagkamali po tayo, when we are rebuked, tanggapin po natin at magbago po tayo. Lastly, ano pa po ang nakumit ni Cain? Okay? Bakit siya tinanong ng tanong na to? Bakit siya tinanong, why is thy countenance fallen? Thirdly, he compared himself to his brother. Ayan na. Kinumpara niya na yung kapatid niya, yung sarili niya sa kapatid niya. Ako po, naalala ko dito sa church natin pag nagba-Bible quiz, meron pong panahon na ano eh, pagka may tanong po, tapos alam nung isang grupo na hinahabol nila yung isang grupo, pag yung isang grupo po nagkamali ng sagot, matutuwa yung isang grupo eh na nakatama. Okay, yes, mali sila. So alam naman po natin na biruan lang po yan, at alam natin na ang mga taga-Living Water competitive talaga pagdating sa Bible quiz dahil talagang para-aral ng Biblia ang mga taga-Living Water. Pero makikita natin, na may time na minsan, mali-mali sila ng sagot lahat, nagpapalakpakan silang lahat. Bakit? Kasi ayaw nilang maungusan sila ng ibang team. Ako po, iniisip ko lang, paano kaya kung pati si Abel nagkamali din ng pag-offer sa Diyos? Tingin nyo kaya si Cain eh, magtatangka ng pagpatay kay Abel? O si Cain po, nalaglag yung countenance niya, nasira yung relationship niya sa Diyos, at pinatay niya si Cain, dahil nakumpara niya yung sarili niya kay Cain. Diba? Siguro po kung hindi nangyari yon na si Cain hindi po nag-offer ng tama kung pareha silang mali ang offering, diba? Baka okay lang kay Cain. So makikita po natin na minsan
hindi tayo kawawa. Okay? Na minsan, hindi tayo yung taong pinakakawawa sa mundo. Na pag tumingin ka sa kaliwat kanan, mayroong taong mas kawawa sa'yo. Kaya lang ang nangyayari, kinukumpara natin yung sarili natin. Okay? Kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Na mas merong blessing sa ibang tao na mas okay ang kalagayan. Kaya alam niyo po, ang lagi kong sinasabi, ito pong comparison. Okay? Comparison is the mother of self-pity. Ang comparison, nanay po yan ng self-pity. Kasi minsan okay ka naman eh. Minsan ayos naman yung buhay mo. Nakakapag-commute ka naman ng maayos. Diba? Especially dito, ang ganda ng lugar namin dito sa Living Water kasi konting lakad mo, nandyan na yung LRT2, very accessible. Diba? Nakakabiyahe ka naman, nakakapunta ka naman kung saan-saan. Kaya lang dahil nakita mo na yung isang kapatiran nagkaroon ng sasakyan, parang hindi ka na mapanatag ngayon na wala ka rin sasakyan. So makita po natin dyan, because of comparison, nagkaroon ka ng self-pity. Si Aesop po ganyan nung nakumit eh. Diba? Sa Psalm chapter 73. Kaya nga po dun sa verse 14, makikita natin na lagi daw siyang tinotorment. Bakit lagi kang tinotorment? Diba? Bakit umaga pa lang daw, diba? Nandun na yung kalungkutan, hinahunt na siya. Makikita natin na bakit? Hindi naman siya yung talagang taong, diba, walang-wala, hindi naman talaga siya yung taong hirap-hirap na hirap. Pero bakit niya nakita yon? Dahil nga, kinumpir niya yung sarili niya sa mga wicked na pinagpapala. Kaya tayo mga kapatid, yung comparison, yan po ang iiwasan natin. Huwag po nating i-compare yung sarili natin sa ating mga kapatiran. Kung i-compare man po natin yung sarili natin sa ating mga kapatiran, make sure that it will be a challenge. Ito nakakapagbigay ng malaki sa gawain ng Diyos. Gusto ko maging ganyan din. That is my prayer. Ito, nakakapagbigay sa pastor. Diba? Ang thinking ng iba, grabe naman po, bibigay sa pastor, ganyan-ganyan. Pero dapat ang thinking natin, di ba, huwag tayong maging Judas. Si Judas ganyan eh. Okay, ganyan ang ginawa ni Judas eh. Nung si Mary nag-offer ng pabango, di ba, ng spikenard. O ano sabi ni Judas, sana binigay na lang sa mahihirap eh. Di ba, huwag po natin bulaan yung mga ganun. Bagkos, maging challenge sa atin na sana ako makapagbigay din ng ganyan. So huwag po natin i-compare yung sarili natin. Why? Because comparison, yan nga ang nanay ng self-pity. After mo mag-compare, magsi-self-pity ka na. So because of Cain's comparison to Abel, because kinumpare niya yung sarili niya kay Abel, ayun na, nalaglag na. Okay? Nalaglag na yung kanyang countenance. Nalaglag na yung kanyang mukha. Nasira na yung kanyang composure. Nawala na yung kanyang saya. Kasi kinumpara niya yung sarili niya kay Abel. Okay? So ayan po, by the way, batiin lang po natin. Maraming salamat po sa pag-drop by, Bishop Freddy De Vega. Good evening po. Miss na po namin kayo. Ayan. So good evening po, Bishop. Sobrang miss na po namin kayo. Isang kalakasan po na makita po namin na kayo po ay nakikinig at nag-comment po ngayong araw na to. Sobrang blessing po at nakasama po namin kayo. We miss you po. Ayan. So he compared himself to his brother. Kaya po, ito ang resulta. Anong naging resulta? Rivalry. Away. Pag nakikita niya yung kapatid niya, siguro parang tinotorment siya na itong taong to, mas nakapag-offer ng tama ako, hindi nakapag-offer ng tama. Alam niyo po, walang mali kay Abel. Walang mali sa Diyos. Bakit? Kasi si Abel nag-offer lang naman siya ng tama eh. Ang Diyos, di ba, nirespeto niya yung offering ni Abel kasi tama yung offering ni Abel. At hindi niya nirespeto yung offering ni Cain dahil hindi tama yung offering ni Cain. Ang tanong ko po, may mali ba sa ginawa ng Diyos? Wala naman pong mali sa ginawa ng Diyos. Wala naman din pong mali sa ginawa ni Abel. Pero dahil sa pagkukumpara ni Cain ng kanyang sarili sa ginawa ni Abel, nagkaroon ng rivalry. Kaya alam nyo minsan, kay mga kapatid, yung inggit, ikaw lang ang pumapatay sa sarili mo yan. Ang alam nyo po ang inggit, para ka na rin nagsisuicide. Kasi araw-araw sinasaktan mo ang sarili mo, samantalang yung mga taong kinaiinggitan natin, nakakatulog ng mahimbing, masaya, nakakakain ng tama, hindi na i-stress. Alam niyo po ba medically, na pag tayo po ay stress, nagre-release ng kolesterol ng kusa ang katawan natin. Kaya po, di ba,
tumataas din ang presyon natin pag stress tayo at natetense tayo. Imagine nyo kahit medical, di ba, nagsasabi na hindi tama na magkaroon ka ng stress, na magkaroon ka ng tension dahil sa inggit, dahil sa comparison. Kasi ang nagiging resulta niyan, rivalry, pag-aaway. Na kung tutusin, hindi naman kaaway ang tingin ni Abel kay Cain. Kaya nga po nagtiwala pa si Abel eh, kay Cain bago siya pinatay ni Cain. Ayan po. So ngayong gabi, mga kapatid, malinaw na malinaw po yan na kaya tinanong ng Diyos si Cain, why is thy countenance fallen? Bakit laglag ang iyong muka? Dahil unang-una po, si Cain ang may kasalanan dahil una kinompromise niya yung best niya. Kaya naging result, may regret si Cain. Pangalawa, he complied badly. Hindi po niya sinunod yung tamang standard ng Panginoon sa pag-o-offer, kaya makikita po natin dyan na rebuke ng Panginoon si Cain. And lastly, kinompare niya yung sarili niya to his brother. He compared himself to his brother. Kaya ang naging resulta po niyan, sa magkapatid, nagkaroon pa po ng rivalry. Okay? Mga kapatid, ipagdasal po natin na personally tayo po, huwag maging ganun. Okay? Huwag maging ganun. Huwag natin makumit. Alam nyo po, napakahirap maging overconfident. Hindi po natin alam kung kailan po aatake sa atin yan. Ang struggles, ang weakness, lahat po tayo meron yan. So, maging prayer po natin lagi na huwag po tayo, huwag natin makumit. Okay? Huwag natin makumit yung mga nagawa ni Cain para yung countenance po natin hindi malaglag. At kung sakasakali man po, okay, na nakumit natin, dun pa lang po sa rebuke ng Panginoon, tanggapin na po natin at matuto po tayo sa kanyang rebuke. Why? Because it may be the turning point para mas pagpalain tayo. Okay? So yan po yung ating lesson ngayong gabi. Why is thy countenance fallen? This is the third speech. Okay, na napag-aralan po natin. Yung fourth speech po na napag-aaralan natin sa susunod, ito naman po yung speech naman ni Cain. Okay? Pagtapos niyang patayin si Abel. So parang ito yung part 1. Yung sa susunod na feasting naman natin, part 2. Okay? Ang i-discuss po natin, unahan ko na po kayo, spoiler alert. Okay? Ang next po natin, am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapangalaga sa aking kapatid? So exciting, exciting po yan kasi tungkol naman po ito sa pagmamahal sa kapatiran, pagmamahal naman natin sa brethren natin. So yan po yung magiging next topic natin sa ating scriptural speeches series natin. So that will be our series number 4. Am I my brother's keeper? So maraming salamat po sa bawat isa na nag-tune in. I hope po, okay? I hope po na naintindihan natin yung lesson na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. And I hope po kung naging rebuke man po ito, patawarin niyo po ang tagapagsalita, okay? But this is the word of God. Patawarin niyo ako, pero ang Panginoon po, hindi para humingi ng tawad sa atin pagkat gusto ng Diyos na mag-improve tayo. If this is an encouragement, maraming salamat po. And we are blessed kung nakaka-encourage po tayo ng tao. If this is a new learning for all of us, amen po. To God be the glory because ang aming pong goal dito ay makapagturo po lagi ng salita ng Diyos. So maraming salamat po sa mga umattend ngayong gabing ito. Ayan, yung mga nagsisend po ng thank you, maraming salamat po sa inyo. Nakaka-bless po. Ayan, Brother Royen, thank you. Ate Dayan, thank you. Ayan, si Ma'am Pia, thank you po. Ayan, si Ma'am Jeneline Lintag Santos, maraming salamat po. Ma'am Roslyn Santos, Margos Giab, ayan, thank you po. Maraming salamat. Thank you po sa aking ninong, Pastor Donald. Salamat po, Pastor, sa pagdating ko po dito. Talagang nakaready na po itong office. Maraming salamat, Pastor Donald, for always assisting us dito po sa ministry na to. Sobrang laking blessing po kayo sa amin. Maraming salamat din po. Ayan, papasalamatan ko, Brother Sean. Thank you very much sa pagtulong sa atin. Yan, Ma'am Tessie, thank you po. Preacher Angelo, maraming salamat po. Ma'am Gina, maraming salamat. Sobrang encouragement po yung magpasalamat kayo sa amin, di ba? At huwag po natin kalimutan, pasalamatan din po natin ang ating bishop dahil ito pong ministry na to is under his supervision and ito pong ministry na to ay talaga pong initiative ng ating bishop. Maraming salamat po. Mami Malu, maraming salamat po. Kung na-bless po kayo sa mensahe, thank you po. To God be the glory po. Ayan. Pastor Orson, maraming salamat po. Ayan, si Ninya. Ayan, thank you sa lahat. At alam nyo po, ngayon ko po talaga na-realize na pagdating sa pag-share ng salita ng Diyos, Holy Spirit po talaga, Holy Spirit. In fact, the whole day today,
Sobrang busy ko po, ang dami ko pong meetings, alam po ng asawa ko yan, kasama ko siya kanina. Siguro po mga nasa 4-5 meetings po kami kanina, and talagang pailipat-lipat po kami ng lugar. At umalis po ako sa meeting ko ng mga 5 past dahil alam ko na kailangan ko pong makahabol dito for the Feasting on the Divine Verses. And ayun po, pagdating dito, wala na akong ginawa talaga kundi nagpray na lang. Nakaready na po yung mensahe. May mga puntos po tayo pero nagpray na lang ako sa Panginoon na Panginoon. Walang kwenta tong puntos na to, kung puntos lang to. Alam ko po na yung Holy Spirit yung kikilos at kayo na po yung magbukas ng bibig ko. Alam niyo po, ang thinking ko, baka mga 30 minutes lang ako makapag-share ngayon dahil nga kulang yung, 'di ba, kulang yung nasa isip ko. Pero alam niyo po, yung Holy Spirit talaga yung ano, yung Holy Spirit po talaga yung gumawa ngayong gabing ito. Yan, maraming salamat po Kuya Carlo, Ma'am Jessie, Katileps, maraming salamat, Ma'am Adele, maraming salamat po. At blessing po kayong lahat sa akin, and I'm always praying to God na sana po gamitin po ako lagi na maging blessing po sa inyo. At gayon din po, suportahan natin yung ating Feasting on the Divine Verses kahit wala po yung ating bishop ngayon. Pansamantala, ayan po, nakikita nyo naman po na ready po lagi yung ating mga pastoral staffs na magbahagi po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po, maraming salamat sa inyong lahat. At siguro po, ayan, si Ma'am Nisa Rabilo, maraming salamat po. Ayan, si Ma'am Gina Mabalot, maraming salamat. So ngayon po, siguro po, i-close na natin sa prayer. Thank you po sa bawat isa. At ang masasabi ko lang po, to God be the glory, ang ating pong lesson, Holy Spirit po, ang talagang tumangan sa atin at naibigay po natin itong lesson na to. Okay, si Ma'am Grace Malyari, maraming salamat po. Ayan, si Conching, maraming salamat Conching. Yan, Ma'am Lenny, maraming salamat. Kahit matagal pa po kayo dyan, huwag niyo pong kakalimutan yung aking pasalubong po. Oy, ang isa po sa aking hinahangaan na preacher, Preacher Siron, yan, maraming salamat po. Preacher, God bless po. Ninang Ann, maraming salamat. Ma'am Yolanda, maraming salamat. So, tayo po yung mukha at pumikit. Tayo po yung manalangin. At isarado po natin sa panalangin ito ngayong gabi na sana po yung natutunan natin ngayon ay huwag po natin gayahin bagkos maging lesson po sa atin. Tayo po yung manalangin naman namin Diyos, nakila sa lahat. Salamat po sa gabing ito. Salamat Panginoon sa lesson na natutunan namin sa buhay ni Cain. Panginoon, alam po namin na si Cain ay nagkasala. Alam namin Panginoon na si Cain nalaglagang countenance Panginoon, nasira ang composure dahil po hindi niya ginawa ang best niya. Dahil po hindi niya sinunod Panginoon yung standards mo. And also Lord, dahil kinumpara po niya yung sarili niya sa kanyang kapatid. Panginoon, hindi po kami magiging overconfident kahit sino po sa amin ay maaring makaranas at makakommit ng kamalian ito. Ang tanging prayer po namin Panginoon, sana po tulungan niyo pong kontrolin namin ang aming sarili upang wag pong umabot sa point Panginoon na yung aming mga countenance ay malaglag Panginoon, na yung aming composure Panginoon ay masira, na ang makita po ng mga tao ay talunan kami Panginoon. And also Lord, kung sakasakali po na hindi namin kayanin ang tukso Panginoon, kung magkaroon man kami ng downfall Panginoon, kung magkaroon man po kami Panginoon ng hindi pag-abot Panginoon sa standards na binigay niyo sa amin, kung meron man Panginoon na times na nakafocus kami sa standard ng mundo rather than your standards Panginoon, kung makomit po namin ang mga kamalian ito Panginoon ngayong gabi, sana Panginoon ikaw po ang magbigay pa rin sa amin ng teachable heart. At ikaw, Panginoon, ang magbigay ng rebuke sa amin pagkat alam namin, Panginoon, ng rebuke ay protection. At kung sakasakali man po na dumating sa amin ng rebuke galing sa inyo, galing sa mga taong ginagamit nyo, galing sa aming mga leaders, Panginoon, sana po maging open kami sa rebuke upang ito po yung maging turning point ng buhay namin para mas makabangon po muli kami, Panginoon. Ngayong gabi po, Panginoon, inalalapit ko po sa inyo lahat po ng nakinig, lahat ng faithful na nagsusubaybay, Panginoon, sa Feasting on the Divine Verses, na sana, Panginoon, patuloy po na bigyan nyo sila ng open heart and open mind, Panginoon. Mga isip at puso na uhaw sa inyong salita, Panginoon. Mga isip at puso, Panginoon, na nakatangan sa inyo, Panginoon, at sa hindi sa kung ano ang maibibigay ng mundo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for the Holy Spirit, Panginoon. Na ngayong gabi, Panginoon, kahit walang-wala po ako, ay nagkaroon po ng lesson. Dahil alam po namin, Panginoon, na kapangyarihan niyo po ang kumilos dito. Ngayong gabi, Panginoon, bago po namin tapusin ang Feasting on the Divine Verses, sinasama po namin sa prayer ang aming bishop, Panginoon. Continue to guide him, continue to bless him, give him wisdom, give him knowledge, upang mas malid po niya kami, Panginoon,
at upang mas maging maganda ang direksyon ng Feasting on the Divine Verses. Use this ministry, O Lord, para marami pa pong maabot. Use this ministry, O Lord, para marami po ang ma-align ang kanilang buhay sa inyong standards, Panginoon. Ngayong gabi, sa inyo na po namin inilalapit ang lahat at bigyan niyo po kami ng maayos na kapahingahan. And also, Lord, help us apply what we have learned ngayong gabing ito. Ito po ang aming samat dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat po, Mommy Pearly. Good evening po sa inyo. Ayan, di ko pa po na-shoutout yan si Mommy Pearly. Ayan. So thank you very much sa lahat po ng nakinig at sumubaybay sa Feasting on the Divine Verses. Nawa, naging pagpapala po ang ating mensahe at ang bawat isa po sa atin ay maging pagpapala sa ibang tao. Okay? Ayan, Bishop, ayan, thank you po. Ayan, binabati po pala natin ang Living Water Baptist Church Paris. Ayan, successful po ang naging anniversary. Maraming salamat din po, Bishop, pagkat nag-live stream po ang Living Water Baptist Church Paris. So, napakinggan po namin ang inyong mensahe. So, sa simpleng paraan po ng live stream, yung pagka-miss po namin sa inyo, napakinggan po namin ang mensahe. So, thank you very much po, Bishop. Maraming salamat sa lahat. And sobrang blessing. Sobrang blessing yung ating Feasting on the Divine Verses dahil nakasama po natin ang ating Bishop. And sobrang blessing po kayo sa aming Bishop. And this March, alam po namin na sobrang dami po ng inyong March is your month. Sobrang dami pong mga celebration pagdating ng March. This is your ordination anniversary. This is your wedding anniversary. And this is your birthday. And we are always praying, Bishop, na mag-enjoy po kayo dyan. Alam po namin, okay? Alam po namin na nagmi-ministry po kayo. Pero huwag niyo pong kalimutan na mag-enjoy, Bishop. Okay? We are always praying for you. Maraming salamat po sa bawat isa. Congratulations muli, LWBC Paris. And let's always pray for Feasting on the Divine Verses and also for our pastor, Bishop Freddy De Vega. Thank you very much po. To God be the glory.